Banulang yung taong maninira ng ibang tao para masatisfy lang yung kanyang ego. 10 dahilan kung bakit hindi ka na nakaulit. Isa ka ba sa mga nagtataka kung bakit yung network mo parang malabo o lumalabo na? Ano ba ibig ko sabihin? Okay, muli nating pasukin ang mundo ng freelancing dito sa wedding industry. Isa ka ba sa mga freelancer na nakarinig na ng ganitong salita? Hindi ka na makakaulit sa akin, tol. Na sa madaling salita, X ka na sa akin, tol. Dala na ako sa'yo. So, ibig sabihin, isang pangyayari ang... Ganun ba ako? So, ibig sabihin, isang pangyayari ang naganap nung panahong magkakasama kayo o dito sa industriya natin, magkakatrabaho kayo. X ka na kung sa pabulong na salita, hindi ka na makakaulit sa akin, tol. Okay, yung iba sa mga babanggitin ko dito, base sa mga karanasan ko at naranasan ko kasama yung mga studio owner, experience ko, nakita at narinig ko. At yung iba naman, base sa mga kwento sa akin ng mga taong nakakasama ko dito sa wedding industry. Napakasaya talaga dito sa wedding industry. Let's go! Simulan natin sa pinaka-basic. Hindi ka na makakaulit kasi... sinungaling ka. Lalo na kapag bago-bagong labas mo sa studio, kung ano-anong gears yung mga pinaglalagay mo sa application mo dun sa comment section. Tapos pagdating mo sa trabaho, ultimo isang battery na meron ka. Lobat pa. Iwasan mong magsinungaling sa studio dahil hindi ka na makakaulit. Doon may ibang nagsinungaling na nakaulit pa, pasalamat ka. Nakalusot ka. Pangalawa, hindi ka na makakaulit kasi bida-bida ka. Alam mo yung tipong sapaw na sapaw mo na yung totoong bida. Si studio owner. Ewan ko pero maniwala man kayo o sa hindi, meron talagang mga studio owner o may mga makakasama ka talaga na ayaw na nasasapawan sila. Pero disclaimer, hindi naman lahat. No, bago tumaas yung kilay mo dyan, hindi naman lahat. So hindi ka kasama doon kung feeling mo... hindi ikaw yun. So kapag nataon na lumabas ka sa kanila, bawas-bawasan mo yung pagbibida-bida mo. Hayaan mo na lang na sila yung bida at magpasalamat ka na lang na dahil sa kanila, may trabaho ka. Pera. Do minsan kasi hindi rin natin maiwasang magbida-bida o mag-alam-alaman lalo na pag yung mga nalabasan mo o nakasama mo or yung studio owner, alam mo nang mali naman na talaga yung ginagawa. Pero, okay, number 3 o pangatlo, manyak ka. Okay, manyak ka. Bastos. Alam mo yun? Yung papaliwanag ko pa ba? Very self-explanatory. Alam mo yung kapag manyak ka, bawal ka sa kahit saang sulok ng mundong to. At basta pag manyak, X ka. X ka. Number 4, hindi ka na makakaulit kapag yung declared skills mo pang social media. Trabaho yung pinunta mo sa wedding, hindi B-roll challenge. Okay, disclaimer ha, disclaimer. Hindi ko din na down or hindi ko binababaw yung mga social media artists or content creators. Basta iba to. Okay? Just continue watching. Let's make this video healthy. Alright? So kung ano yung declared skills na sinabi mo dun sa application or sa comment section habang magkausap kayo, please, yun yung gawin mo. Ang problema yung iba kasi pinagbantay lang ng cameraman dahil nag-CR or minum ng tubig. Tapos isishare na yung video, portfolio niya na daw yun. May mga mababait naman na studio owner, natanggap nila kung ano lang talaga yung kaya mo. Kaya please, huwag ka nang magmagaling kung hindi ka talaga magaling. Dadating ka kasi dyan. Ha? Dadating ka kasi dyan. Number 5, bogus. Yung hindi ka pa nga nakikita ni studio owner pero dahil sa ginawa mo, hindi ka na makakaulit. Yung oo ka ng oo kapag ka binubook ka, game ka ng game, G ka ng G, pero kapag malapit na yung event or yung shoot, biglang sasabihin mo, ay tol, may shoot pala ako. Ay tol, di pala ako pwede. Ay tol, pa-cancel muna. Ay tol, hanap muna tayo ng iba. Tapos yung ibang bogus, buti pa multo, nagpaparamdam sila as hindi. Wala. Kaya X ka na, hindi ka na makakaulit. Ito pang-anim, hindi ka na makakaulit kapag ka nayabangan sa'yo yung mga kasama mo. Let's say, tag team to. Let me explain. Pwedeng nayabangan sa'yo kasi mayabang talaga yung mga kibo mo o nayabangan sa'yo dahil naiinggit sila sa mga gawa mo. Kaya magugulat ka na lang kung bakit hindi ka na nakakaulit o nakaulit dito. Malamang...
na pag-usapan ka na ng grupo. Sounds judgmental, pero I'm telling you, this thing is real. Yung tipong dating kahit tuldok lang yung i-comment mo dun sa looking for niya, ngayon wala silang pakialam o paramdam kahit makailang payang miss call mo. Pangpito, hindi ka na makakaulit kasi naudyukan sila ng mga banu nilang tropa. Banu lang yung taong maninira ng ibang tao para masatisfy lang yung kanyang ego. Tol, nakita ko kinuha mo pala si ano ah? Si... Oh, tol. Bakit? Wala naman, tol. Iwas ka dun, tol. Iwas ka na lang dun. Bakit, tol? Wala lang, tol. Hindi namin gusto yun eh. Iwas kami dun. Yung wala ka namang ginagawa sa mga taong to, pero kung pagtulungan ka, kala mo inaano mo, partida wala ka pang ginagawa. Pero ang totoo, insecure lang naman talaga sila sa'yo. Number 8, tamad. Oo, tamad. Papaliwanag ko pa ba, hindi ka na makakaulit kapag tamad ka. No, trabaho yun eh. No? Tamad. X. Tamad. Number 9, ito nakakatawa. Number 9, hindi ka na makakaulit kapag patay gutom ka. Hindi ka na makakaulit kapag patay gutom ka. Okay lang yung words ko pero legit to. Hindi ka na makakaulit kapag patay gutom ka. Meron kasing studio owner na hindi na daw nakalabas yung kakilala ko. Though may consent ako na ikwento ko to dito ha. Hindi na raw siya nakalabas dahil not saying patay gutom siya, no? Pero nahuli daw kasi siya or nakita daw kasi siya ni studio owner na nilalampakan yung fries. French fries. So awareness, ito yung iiwasan mo kung medyo malikot yung kamay mo in terms of food. Kasi pag nahuli ka nila, naispatang ka ng mata nila for sure, X ka na at hindi ka na makakaulit. Sounds crazy pero legit. Legit. Ang babaw nito pero I'm telling you, again, legit. At number 10, ito na yung pinakalas. May ugali ka, oo, attitude. Ugaling kakaiba. Minsan may mga taong sa unang kita mo pa lang ang gaan na kasama. Pero yung iba naman, hindi naman sa judgmental ha. Ilang icebreaker na yung brinake mo, wala pa rin talagang paki sa'yo. Kaya ang kadalas ang dahilan kung bakit hindi ka na nakaulit, may attitude ka or may attitude sila. Okay, ito vice versa. Na kay freelancer naman yung bara. X ka na studio owner o hindi na ako uulit sa'yo. Kasi yung pa-TF mo, 3 buwan na, wala pa. Abangan nyo sa part 2, 10 dahilan kung bakit hindi na ako uulit sa'yo. Freelancer's voice. Peace!